Birhen ng Guadalupe, ina ng lahat ng buhay, na nagpakita't nagpahayag ng iyong nais na magandog at mag-alay ng iyong pag-ibig. Nang awa, tulong at kalinga sa lahat ng lahi. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa amin ang lakas upang alalayan kaming mga mahihina. Ngayong ginugunita ang mahal na Birhen ng Guadalupe, kaming idinadalangin niya ay makabangon nawa sa pagkalugmok sa kasalanan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Sinabi ng Panginoon, umawit ka sa kagalakan, bayan ng Sion, pagkat maninirahan na ako sa piling mo. Sa araw na iyon, maraming bansa ang sama-samang magpupuri sa Panginoon at pasasakop sa Kanya. Siya'y maninirahan sa gitna ninyo. Sa gayon, malalaman ninyong sinugo ako ng Panginoon. Muli niyang kukupkupin, ituturing na kanyang sarili, at itatangi ang Jerusalem. Manahimik sa harapan ng Panginoon ang lahat ng nilalang, pagkat siya'y tumindig mula sa kanyang templo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Anak, sumasa inyo ang pagkapala ng Diyos na kataas-taasan. Higit kang pinagpala kaysa lahat ng babae sa lupa. Purihin ang Panginoon, ang Diyos na lumalang sa langit at lupa. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Ang pananalig sa Diyos na naguudyok sa iyo ay hindi na mapaparam sa isip ng mga tao habang ginugunita nila ang kapangyarihan ng Diyos. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Magsitayo na po ang lahat.
Alleluia. 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 Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Diyos ay kapiling mo't wina. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng Anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya ay tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito, gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam lang lahat na siya'y baog. Ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon'y ika-anim na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari sa Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Pakitingnan naman po yung katabi. Gising pa ba? Gising pa naman. Good morning po ulit. Ngayon po ang ipinagdiriwang natin ay si Maria, Our Lady of Guadalupe. At patuloy po tayong ginagabayan ng mga pagbasa kung paano natin siya matutularan sa kanyang paglilingkod sa Diyos. Yung isa pong gusto kong bigyan ng pansin ay sa Ebanghelyo po. Nung sinabi ng anghel kay Maria na siya ay maglilihi at manganganak, ano pong tugon ni Maria? Ang tugon ni Maria, ang tanong niya sa anghel, paano mangyayari ito? Tingnan po muna natin sa buhay natin. Hindi ho ba madalas kapag tayo ang tinatawag ng Diyos sa paglilingkod? Kapag tayo ang tinatawag ng Diyos na magmisyon, ang isang kadalasang sagot natin, hindi paano. Ang kadalasang sinasabi natin, bakit po ako? Iba na lang po. Wag ako. Wala naman akong alam. May pagtanggi po agad. May pagpapasa sa iba. May pag-iwas tayong ginagawa. Pero tingnan po natin si Maria. Yung tanong niyang paanong mangyayari ito,
ay may aspeto ng pagkilala sa sarili na alam niyang hindi siya karapat-dapat. May aspeto ng pagkilala sa sarili na pagkilala ng sarili niyang kakayahan, pero hindi siya tumatanggi, hindi siya umiiwas. Yung tanong niya ay parang nagsasabing, tatanggapin ko po yung misyon, pero paano po? Wala akong sapat na kakayahan, simpleng tao lang po ako. At anong tugon ng anghel sa kanya? Bababa sa iyo ang Espiritu Santo. Ano pong ibig sabihin noon? Kapag binibigyan tayo ng misyon ng Panginoon, hindi tayo pababayaan ng Panginoon, bagkus ay sasamahan tayo. Ihahanda tayo ng Panginoon, bibigyan ng mga kinakailangan nating grasya para tayo ay makatugon ng maayos sa ating pagmimisyon, sa ating paglilingkod sa Panginoon. Sa buhay ko po, sa totoo lamang po, noong bata pa po ako ay napakamahiyain ko, napakatahimik ko, at nagtataka nga po ako noong bata ako, bakit ko gustong magpari? Ayoko pong magsalita sa harapan ng maraming tao. Pero alam nyo po, habang tumatanda ako, ang daming pagkakataon na binibigay sa akin ng Panginoon para humarap sa maraming tao hanggang sa nakakayanan ko na hindi mahiya na magsalita sa harapan ng mga tao. Tunay nga po na yung mga dinaanan ko ay paghahanda, pagsama at pagbibigay ng grasya ng Diyos para sa aking magiging misyon. Yung pagtugon po at pagtanggap sa misyon, ang nagiging bunga po palagi ay ang pagdating ng Panginoon sa mundo. Yung tugon po ni Maria, naging daan para sa Diyos, para makasama tayong lahat. Yung pagtugon ko po, naging daan para patuloy na dumating ang Diyos sa banal na Eukaristiya. Tayo rin po, kayo rin po, yung pagtugon ninyo po sa tawag ng Diyos, sa pamamagitan ng paglilingkod ninyo sa inyong mga pamilya, sa inyong mga mahal sa buhay, sa simbahan, sa mga taong nangangailangan. Paraan po yan para tunay na maranasan ng iba ang Diyos sa pamamagitan ng mga buhay ninyo. Kaya mga kapatid, yung patuloy na paanyaya puras sa atin, kapag tayo ay tinatawag ng Diyos para maglingkod, ay huwag tayong tumanggi, bagkus ay tumanggap. Huwag tayong umiwas, bagkus ay harapin natin kung ano yung tawag ng Diyos. Huwag nating ipasa yung paanyaya ng Panginoon na magmisyon, bagkus humingi ng lakas para ang misyon ay matugunan at ang pag-ibig ng Diyos ay maipasa at maibahagi sa iba. Mga kapatid, patuloy na ninanais ng Diyos na dumating sa pamamagitan ng buhay ng bawat isa. Nasa sa ating pagtugon po, araw-araw, kung hahayaan natin ang Diyos na dumating sa ating mga buhay at sa buhay ng ating mga kapwa na naghahanap sa pagmamahal at presensya ng Panginoon. Maging daluyan nawa tayo ng presensya at pag-ibig ng Diyos ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa ating Ama sa tulong ng mga kapangyarihan, pamamagitan ng mahal na Birheng Maria. Sa bawat panalangin ng atin pong itutugon, Birhen ng Guadalupe, Ina ng Buhay, ipanalangin mo kami. Birhen ng Guadalupe, Ina ng Buhay, ipanalangin mo kami. Upang ang kaawa-awang ipinagdadalang tao sa sinapupunan ay igalang at ipahalagahan tulad ng ginawa ng Birhen ng Guadalupe sa Ninyo Jesus, manalangin tayo. Birhen ng Guadalupe, Ina ng Buhay, ipanalangin mo kami. Sa mga may sakit at may iba't ibang kahinaang pisikal,
moral at espiritual ay mag-ukol tayo ng kagalingan upang matamo nila ang kagalingan at lakas. Manalangin tayo. Birhen ng Guadalupe, Ina ng Buhay, ipanalangin mo kami. Ating itaas sa Panginoon ang mga nalulungkot, nababahala at nanghihina ang loob at isip dahil sa mga hindi maiwasang problema. Manalangin tayo. Birhen ng Guadalupe, Ina ng Buhay, ipanalangin mo kami. Sa umiigting na kultura ng kamatayan, tayo nawang mga deboto ng mahal na Birhen ay lakas ng loob na sumaksi sa mapagpalayang katotohanan at katarungan. Manalangin tayo. Birhen ng Guadalupe, Ina ng Buhay, ipanalangin mo kami. O Diyos, pakinggan mo nawa ang aming mga panalangin kaisa ng mahal na Birheng Maria, ng iyong anak na si Jesucristo, na nabubuhay at nagahari kaisa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsigo po muna ang lahat. Panginoon, aming handog ang tinapay at alakalay ng bayang umaasa sa pagdating mo. Gayun din aming inahanda ang aming puso upang dito'y manahan ka sa pagdating mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paggunita namin sa mahal na Birhen ng Guadalupe, hinihiling namin ang aming paghahain ay lakipan mo ng kapupunan upang kami ay maging handog na ikinalulugod mo kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na Birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na Birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog,
Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo,
ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito si Jesus. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ang kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Salamat sa iyong abag, magtitiwala sa iyong anak, at buhay ko'y tutulad sa kanyang yapa. Birhen ng Guadalupe, aming pag-asa at galak. Salamat sa iyong abak, magtitiwala sa iyong anak, at buhay ko'y tutulad sa kanyang yapa.
Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan sa ating Third Parish-Wide Advent Recollection Series. Ngayong gabi, ika-apito ng gabi, dito po sa ating simbahan na may temang misyon. Ang ating tagapagsalita sa araw na ito ay si Reverend Father Jerome Marquez, SBD, Provincial Superior of the Society of the Divine Word, Oroqueta Street, Tayuman, Santa Cruz, Manila. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, ikawalo ng umaga hanggang ikalima ng hapon. Kapag Biyernes at Linggo, ikalima ng umaga hanggang ikawalo ng gabi. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pagsasalo sa ahaing nagbibigay buhay sa paggunita namin sa mahal na ina ng iyong anak ay magdulot nawa sa amin ng iyong kagandahang loob upang lagi naming madama ang iyong paglingap sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ang patuloy pong paanyaya ay huwag sana tayong umiwas sa tawag ng Panginoon, bagkus ay humarap at humingi ng lakas sa Kanya upang matugunan natin ang Kanyang tawag na magmahal sa ating kapwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa taglay ang pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, idigtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
ninulwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati namin.